We shall see. Hayabusa pick. Magigising ba muli ang mga tigre? Tutunog ba ang Eye of the Tiger ni Rocky? Sino lang ba pwede mong snowballin dito? I think si Yue lang. But no. Ang daming save ng Blacklist. Flicker dito. Uy! Pero hindi maging sapat dahil sa tali ni Umay Venus. Blacklist International secures the first blood. Kahit wala pa gaanong damage yung Savior, ang laking bagay. Nang paparating na Hayabusa. May bahagyang pagtabla ang laban na to. Still, this is a Hayabusa that can pick off! Oh my goodness! Sobrang sakto nung timing na ginawa dito ni Brusco kasabay si Doming DR right after the snipe na hindi na napasok yung timing ng altar ni The Queen. Pero si Yue naman na is din magbigay ng assistance dito sa may bandang itaas. Split-split ni Edward na gamit na. Sasabunutan dito si Brusco. Follow-up mula kay Ding DR low on mana. Medyo may ipit ata. May flicker pa naman para makatakas. Matatakasan niya yung dawning light dito ni Yue. Kaso nga lang hindi niya matatakasan yung dalawang miyembro. Tapos sakto pa yung fear-headed by Boyet DR ay nagbubuha na sa si kanila pa unti-unti. Pero ito na naman, si Ding na naman ang namataan. Sinampo. Napaganda ng paghuli. Sakto lang din yung dating ng Blacklist. Final slash, hindi magiging enough para makatakas. Pero only vengeance niya. Hindi nga lang magiging damage si Doming. Kaso nga lang makakata siya dito yung Oh My Venus. Kaso nga lang mapuputol yung tali. Hindi na itutuloy pa. Grabe rin yung damage na na-deal ni Owl doon. Dalawang gold laners natin. Halos enough na yung mga items para doon sa mga bakbakan na nakakagulat. Kung mag-isa lang si Owl doon, could be a possible kill sana para kay Doming. Good thing nandun si Yue for the save. At nandun din si Oh My Venus for the kill threat. Blacklist International, they need to prepare for this. Kumukuha na sila ng mga armor items dito. Napaganda ng pathing nila dito doon sa items. Pero yung Lord naman ay marireset muna. Nakuha ni Yue. Uy, yung Lethal Wanderer, I believe. But it actually went into the hands of Wise. So it's still leading towards the side of Blacklist International. Brusco! Mapuputol nga lang, kaso nga lang siya ay masyashampuhan. Even with a flicker, ginamit ang Luminon Blast, kaso na-cancel. Pero may altar pa naman, kaso hindi maging enough. Final Slash, altar din ang binitawan ng kabila. Napaganda ng Dawning Light kasi makakuha sila ng isa. Ngayon si Goyo mapipilit na mag-back away habang si Doming naman ay na-force na mag-flicker. Wala sa eksena si Boyet kaya hindi naman enough yung kalang damage. And matutok na si Goyong, follow-up na papasok. Goyong, will he survive? Edward! Si Agent Zero, pero kapalit nun ang kanyang buhay. Worth it ba yun, though? Sabi ng Blacklist International, gagawin naming worth it. As we will now take the Lord this time. Libreng Lord para sa Blacklist, forcing out yung mga skills. Long buhay ng Next Play Evos ang kapalit. Bumabanat ang Blacklist. Here we go. Luminon Blast mula kay Brusco. Kung pinlinker niya yun, huli sana lahat. Oh my God. Kaso nga lang may altar na gagamitin si Goyong. Kaso nga lang nakalipad! Nakalipad si Owl! Literal lakwago siya ngayon. Dawning Light saktong-sakto sa mga miyembro ng Next Play Evos. Oh my. King is down. Kompleto ang Blacklist. Makakapwesto sila doon. Next Play Evos, make that miracle play. Once again, they need big ops. Si Boyet ngayon ang kalang ulihin, pero may Ugi Shadow Kill. Numinon Blast kami from Brusco. Sa likod! Flicker naman, nasaktong-sakto. May altar to save Boyet. Kaso nga lang yung Dawning Light naman. Ang maharangan ng kabila. Kaso nga lang ngayon ang mapapatumbay si Goyong. Walang iba. Pero si Doming gumagawa ng kanyang himala. Magpupush siya sa may bandang ibaba. Wala na yung altar. Wala mga ult. Pwede tayo kumuntis sa Lord. Kalma Gucci, kalma Gucci. Sabi na next play dito, kalma Gucci. We got this! Gusto naming umaksyon! Pero naka-ready din yung block eh! Ready din yung block! Ready! Oh my glove! Mabilis lang yung cooldown ng Dawning Light na yun eh! Sabi ng Blacklist, delay mo ote. Kaso nga lang naghanap na ng dugo! Black yun up! Ang saimos! Ito na nga yung clash na inaantay nila kasi wala pa yung altar ng kabila! Dawning Light na block dito ng kabila! Wala si Owl! Natutumpa. Wala si Owl! Wala yung lipad! Kaya naman kailangan Edward! Talaga ng Edward! With a split grab sabay pabalik! Si Dom-Dom! Kaso nga lang si Yue at tinatamaan ni Dom-Dom at si Boyet DR mga kapapakalila si Wise! At mukhang madidiscrush pa ang Blacklist sa attempt na Next Play Evos. At si Edward na may iipit din sa may putang ibaba. Edward? Habang inahabol naman nila si The Queen doon sa may putang likuran. Immortality pa para kay Ting. The Queen is down. And that is another Queen wipeout para sa Next Play Evos. At talagang tiwala lang
Ibos yan para sa next play. Ibos, what a snipe ng mumula kay Domeng! Hindi ka makakailag kahit anong gawin mo, pakaliwa o pakanan, dahil susundan ka ni Domeng at ng mga bala. Plus ang kapitan, si Boyet. They want to end this right here, right now! 17 seconds on Eduardo. Can Blacklist International defend? Napagawa na ng Dawning Light para ubusin ang minion wave sa gitna. Pero may Lord pa na nag-aabang sa may bandang ibaba. Makokompleto na ang squad ng Blacklist International. Pero yung next play, Evos, naghahanap ng butas. Mukhang si plano nilang tapusin to, pero kulang pa sila ng isa. 4v5 situation at the base of Blacklist. Dawning Light na naman. Tema at solid. Pero mapapa itong manalit sila Wise. Tapos may altar pa doon sa kabila. Pero mukhang pwede na mag-base lang. Kaso ang bilis ng clear wave ng Blacklist. At doon, magbabak ang next play, Evos. Didisiplinahan muna nila ang kanilang mga sarili. Pero nanginginig na ang Blacklist International. Let's see, kaya ba nila ang 4v5 matchup na to? Ipupush na nila kasabay ang mga minions. Wala na silang inaantay. Tapos pasok sa gitna. Sabay Nominal Blast pa kaliwa. Tapos huli na naman sila bigla. At nagising!